Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Fran George Daniel Santero Calio at ako ay isang estudyante ng Mapua University. At ako ay nandirito upang magpresenta ng aking video essay na refleksyon ng temang Mga Panulat ni Jose Corazon de Jesus tungo sa ating bansang pinapangarap. Ngunit bago ang lahat, sino nga ba ang ating magiting na makatang tatalakayin? Si Jose Corazon de Jesus, mas kilala sa sagisag na Joseng Batute, ay isang Pilipinong makata. Siya ay sumusulat sa ating wikang Pilipino upang ipahayag ang kanyang nais ng kalayaan mula sa pananakop ng mga Amerikano. Pinaguri ang hari ng baligtasan. Kilala si Joseng Batute sa kanyang tula, pinamagatang Bayan Ko. Si Jose Corazon de Jesus ay pinanganak sa Santa Cruz, Maynila noong ika-22 ng Nobyembre taong 1894. Sa mag-asawang Vicente de Jesus ng Santa Maria Bulacan at Susana Pangilinan ng Pampanga. Siya ay kinasal kay Asuncion Lakdaan noong taong 1980 at nagkaroon sila ng tatlong anak. Siya ay nag-aral sa Liceo de Manila at kumuha ng abogasya sa Eskwela de Diretso. Nag-aral din siya ng Humanidades, Opera at Piano sa Universidad ng Pilipinas. Isang balintuna na sa kabila ng kanyang pambihirang popularidad ay hindi siya nanalo sa 2 beses na pagkandidato sa Santa Maria Bulacan ang itinuturing ng sariling bayan. Siya ay maraming metapora na ginagamit sa kanyang mga tula na maraming simbolismo. At ang mga simbolismong ito ay maaari nating matutunan. Malaki ang inambag ni Jose Corazon de Jesus o Joseng Batute sa ating bansang pinapangarap. Dahil sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano ay marami siyang nagawang literatura o panitikang Pilipino na nagpapahayag ng kanyang nais para sa ating bansa at sa ating mga mamamayan. Isa sa aking paborito sa aspeto ni Jose Corazon de Jesus o Joseng Batute ay ang kanyang pagsulat sa purong lengguwaheng Pilipino. At sa mga simbolismo o metapora na kanyang ginagamit, ang kanyang estilo ay malaking tulong para sa ating kababayan na matatas sa sariling wika. Dahil tayo lamang ang makakaintindi ng mga metapora na kanyang ginagamit na nagsisilbing mensahe sa ating mga Pilipino. Ang kanyang mga sinulat ay malaking ambag para sa bansang pinapangarap natin. Una sa lahat ay dahil ang kanyang mga panunulat ay iba't iba ang tema. At bawat tema na kanyang sinulat ay makaka-relate ang mga tao dahil iba't ibang sitwasyon ang kanyang mga literatura. Malaki rin ang ambag nito dahil sa panahon na pananakop ng Amerikano ay naimulat ni Joseng Batute ang mata ng ibang mga Pilipino gamit ang kanyang mga tula, gamit ang kanyang mga metapora, mga simbolismo, dahil maraming tao ang nakakaintindi nito. At sila ay namumulat ang kanilang pag-iisip, ang kanilang mata, upang mangarap ng malaki para sa ating bansa at upang ating ipaglaban ang ating bansa para sa atin, especially sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun lamang po at sana ay marami kayo natutunan.